Magandang araw mga kaayakit. Marahil ang ilan sa atin ay marami ng kaalaman patungkol sa Biblia, patungkol sa mga mangyayari sa hinaharap. Sa video vlog ko na may pamagat na 666, The Mark of the Beast, ay natalakay ko kung paano ito may tatatak at kung paano maghahari ang Antikristo. Pero sa panahon ng Tribulation ay napakarami ang mga magaganap kung saan ang mga non-believers, mga tumalikod sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, ay maghihirap ng toto. Ayon sa pag-aaral ng mga Bible scholar, sila yung mga naiwan sa rapture na pamumunuan ng Antikristo at sila'y maghihirap ng 7 taon dito sa mundo habang nagaganap ang Marriage of the Lamb at Bema Judgment sa kalangitan ng 7 taon din. Dito sa panahon ng Tribulation ay magaganap o may papakita ang tinatawag na 7 seals, 7 trumpets, ang 4 horsemen at ang 7 bowls. Ito ay bago ang pagdating ng Panginoong Hesus. Konting kaalaman lang mga kaayakit, ang second coming ay may 2 phase. Una, ang tinatawag na rapture na kung saan sasalubungin ng mga Kristiyano ang Panginoong Hesus sa kalangitan para sa tinatawag na Marriage of the Lamb. At ang pangalawa ay ang tinatawag na revelation ng kanyang sarili pagkatapos ng Marriage of the Lamb at Tribulation, kung saan bababa ang Panginoong Hesus kasama ang mga Kristiyano na nakasama sa Marriage of the Lamb upang puksain si Antikristo at ang kanyang mga alipores. Handa na ba kayong malaman mga kaayakit kung ano ang ibig sabihin ng mga ito? Pero bago ang lahat, kung di ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, ay maaaring pindutin nyo muna ang subscribe button at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga videong i-upload ko. Maraming salamat! Ang tinatawag na 7 seals, 7 trumpets, 4 horsemen, at ang 7 bowls ay nagpapahayag ng mga hindi maganda at kagimbal-gimbal na pangyayari sa hinaharap. Ang mga ito ay ang tinatawag na God's wrath dito sa mundo para sa mga naiwan sa rapture. Sa araw na ito ay aking ibabahagi ang mga ibig sabihin ng mga ito. Ang 7 silyo ay pinaniniwala ang magaganap sa unang 3 kalahating taon ng Tribulation. Sa unang pagbubukas ng 4 na silyo, makikita dito ang tinatawag na The 4 Horsemen of the Apocalypse. Ano nga ba ang tinatawag na unang silyo? Sa pagbubukas ng unang silyo, ay lalabas na ang unang puting kabayo at ang kanyang sakay. Ito ay matatagpuan sa Revelation chapter 6 verses 1 to 2. Ayon sa mga Bible scholar, sinisimbolo ng kanyang sakay ay si Antikristo. Ito ay pinaniniwalaan na magpapakita siya ng mga milagro kagaya ng mga ginawa ng Panginoong Hesus sa New Testament. Ayon sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 9, the arrival of the lawless one will be by Satan's working with all kinds of miracles and signs and false wonders. Lilinlangin niya ang mga tao sa pagpapakita ng mga milagro
kagaya ng mga ginawa ng ating Panginoong Hesus. At ang kanyang pana ay sinisimbolo nito ang karahasan. Ang pangalawang silyo. Kapag bubuksan na ang pangalawang silyo, makikita dito ang isang pulang kabayo at ang kanyang sakay. Makikita ito sa Revelation chapter 6 verses 3 to 4. Sinasabi dito, "Then when the Lamb opened the second seal, I heard the second living creature saying, 'Come,' and another horse, very red, came out, and the one who rode it was granted permission to take peace from the earth, so that people would butcher one another, and he was given a huge sword." Ang kanyang mahabang espada ay nagsisimbolo ng mga karahasan. Ang mga karahasang ito ay ang tinatawag na civil war, na kung saan ang mga tao ay magpapatayan. Pangatlong silyo. Dito makikita natin ang isang itim na kabayo at ang kanyang sakay. Makikita ito sa Revelation chapter 6 verses 5 to 6. "Then when the Lamb opened the third seal, I heard the third living creature saying, 'Come.' So I looked, and here came a black horse. The one who rode it had a balance scale in his hand. Then I heard something like a voice from among the four living creatures saying, 'A quart of wheat will cost a day's pay, and three quarts of barley will cost a day's pay, but do not damage the olive oil and the wine.'" Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Sinisimbolo nito ang isang matinding taggutom na kung saan ang pangunahing pangangailangan natin ay mawawala at unti-unting magugutom ang mga tao. Pang-apat na silyo. Dito naman lalabas ang pang-apat na kabayo. Ito ay may kulay pale o gray. Matatagpuan nito sa Revelation chapter 6 verses 7 to 8. Sinasabi dito, "Then when the Lamb opened the fourth seal, I heard a voice of the fourth living creature saying, 'Come.' So I looked, and here came a pale green horse. The name of the one who rode it was Death, and Hades followed right behind. They were given authority over a fourth of the earth to kill its population with the sword, famine, and disease, and by the wild animals of the earth." Ayon sa mga pag-aaral ng mga Bible scholar, ang mga sakit na ito ay ang magiging rason ng mga digmaan at pinaniniwalaan na halos 1/4 ng populasyon ng mundo ang mamamatay. Panglimang silyo na matatagpuan sa Revelation chapter 6 verses 9 to 11. Sinisimbolo nito ang mga martir na namatay dahil sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, at sila'y humihingi ng hustisya. Halimbawa dito ay si Stephen na makikita sa Gawa. Makikita natin dito na pinagbabato si Stephen hanggang siya'y mamatay. Pang-anim na silyo. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ayon sa pag-aaral, sinisimbolo nito ang tinatawag na catastrophic natural events na kung saan magkakaroon ng mga malalakas na paglindol sa mundo. Ang araw ay magiging itim, ang buwan ay magkukulay pula kagaya ng dugo, at ang mga isla at mga bundok ay guguho at mawawala. At ang panghuling silyo ay matatagpuan sa Revelation chapter 8 verse 1. Dito, magkakaroon ng kalahating oras na katahimikan sa kalangitan bago na naman bababa ang susunod na paghuhukom ng Diyos. At yan mga kaayakot ang tinatawag na pitong silyo at apat na kabayo sa aklat ng Revelation. Abangan ninyo mga kaayakot kung ano na naman ang ibig sabihin
ng 7 trumpet at 7 bowls. Kung may mga suggestion at katanungan kayo, maaaring magkomento lang po sa comment section at bibigyan po natin ng kasagutan. Muli, ito po si Ayakat TV nagsasabi, God bless sa inyong lahat.